The Lord is holy and worthy of our praise, especially in our family life. Sabi po nila, ang pamilya daw is the basic unit of society. Na yan ay pinakamaliit na grupo sa ating lipunan na pinakapwedeng asahan. It is our refuge, our breeding ground, source of strength, and our anchor. But what if the family is ruined? Kung ang pamilya ay ganong kahalaga, pinagmumulan ang ating lakas at siyang ugat na kinakapitan natin, paano kung ang pamilya ay dysfunctional? Paano pag hindi ito umaandar, ito'y sira o kaya ay mayroong mga malalaking mga kapintasan? Itong ating pag-aaral ngayon, how to ruin your family. Siyempre, hindi naman yun ang lesson natin. Baligtad dapat, how not to ruin. We will just approach it from a negative side. Paano nga ba sinisira ang isang pamilya? Ama namin sa langit, salamat sapagkat kayo na dito rin sa aming puso. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin, punan niyo mga kakulangan namin, O Diyos, at ngayon kausapin niyo kami ng masinsinan. Turuan mo kami, Panginoon, na siya sa atin na aming mga sarili, ang aming buhay, lalong-lalo ang buhay pamilya, at kung ano ang papel na ginagampanan namin sa amin-aming mga pamilya. Teach us, O God, how to live a family life that is godly, pleasing to you, and beneficial to us. Quiet our hearts, patahimikin niyo po ang aming puso, palakasin niyo po ang aming katawan, patalinuhin niyo kami, at ipaunawa niyo sa amin ang iyong karunungan. Lead us, Father. Teach us and use your servant only as your instrument. Let your spirit protect us from all lies and falsehood, from works of evil men and evil spirits. Lead us. Take our praises and worship, O Lord, unto your throne. And we bring our offerings, we bring our gratitude, and now we ask you to bless us. Lead us. In the name of your Son, Jesus, we pray. Amen. How to ruin your family. Family life could either be heaven or hell. Konti lang yung nasa gitna na neither. Early childhood experience could make or break a child for life. Maraming mga tao sa kanilang adult years ang hirap mapakisamahan, ang hirap unawain, ang hirap pakitunguhan dahil yun pala, winasak ang kanilang pagkatao nung bata pa sila. Jealousy, inferiority feeling, bitterness, sometimes overcompensating, selfishness and violence could actually characterize a person that did not grow up in a balanced family setting. Pagka lumaki ang bata na magulo ang pamilya, nagkakaroon ng mga behavioral disorders na kuminsan buong buhay at tumanda na lang, hindi pa maituwid. Ang background po natin, galing pa sa napakalayong kasaysayan sa Old Testament. Si Abraham, alam natin, nagkaroon ng dalawang anak na kinikilala natin na mga pangunahin. Si Ismael, na anak niya sa kanyang katulong, at si Isaac, na anak niya sa kanyang tunay na asawa. Si Ismael, for all intents and purposes, dapat panganay, pero ang talagang binigyan ng favor, si Isaac. Dahil na rin sa pangunguna ng nanay niya at sa paglaging paglalagay ng nanay niya dito kay Isaac sa very favored position, siya talaga yung favored. Si Isaac naman, nagkaroon ng dalawang anak, kinikilala natin si Esau at si Jacob. Panganay si Esau, tulad ni Ismael, pero wala rin napala, wala rin nakuha dahil ang naging paborito ay si Jacob. Dahil si Jacob ang nanay's pet. Pinalaki pa nga niyang nanay niya itong si Jacob na dinadaya nila yung tatay para lang magkaroon ng special favors para dito kay Jacob. So ano pa sa palagay niyo ang gagawin ni Jacob pag siya na ang tatay, edi magpe-play favorites din. Si Abraham may paborito, si Isaac. Si Isaac may paborito, si Jacob. At si Jacob, itutuloy niya ang pangit na family tradition na ito. Sa katunayan, dalawa ang kanyang official wives, si Leah at si Rachel. Paborito niya si Rachel, si Leah, kawawa naman. At nagkaroon pa siya ng anak sa dalawa niyang katulong na babae na kaugalian ng unang panahon. Labing dalawang anak na lalaki, itong si Joseph ang paborito, palibas at anak ng paboritong asawa niya na si Rachel. At itong kasaysayan ni Jacob ang ating titingnan ngayon, no? At ang kasaysayan nitong si ang kanyang anak, si Jacob kasi magkakaroon ng paborito na naman.
We will be reading from Genesis 37, 1 to 11, the contemporary English version. Verses 1 to 2. Jacob lived in the land of Canaan, where his father Isaac had lived, and this is the story of his family. Bawat pamilya may kwento, at bawat pamilya may mga kabulukan na pinipilit itago sa mga likod-likod at gilid-gilid, at pinapalaki lang nila yung magaganda tungkol sa kanila. But this family was a very dysfunctional family, like the first family we meet in Genesis, the family of Adam. Dysfunctional sila. Hindi sila model. Kung meron silang modeling na dapat maging purpose ngayon, eh huwara ng hindi dapat tularan. So, Jacob was a winner in the favoritism contest over Esau, his brother. He would keep a family tradition of playing favorites. And in fact, he had a favorite wife and a favorite son. Genesis 37, 2 to 11, to our main story. When Jacob's son Joseph was 17 years old, he took care of the sheep with his brothers, the son of Bilhah and Zilpah, who were the maids. But he was always telling his father all sorts of bad things about his brothers. So we are talking about Joseph, so-called the dreamer. Siya ay paborito ng kanyang tatay at mahilig siya laging magsumbong at manira sa kanyang mga nakatatandang mga kapatid. Verse 3, Jacob loved Joseph more than he did any of his other sons because Joseph was born after Jacob was very old. Jacob had given Joseph a fancy coat to show that he was his favorite son. And so Joseph's brothers hated him and would not be friendly to him. One day, Joseph told his brothers what he had dreamed, and they hated him even more. Joseph said, "Let me tell you about my dream. We were out in the field tying up bundles of wheat. Suddenly, my bundle stood up, and your bundles gathered around and bowed down to it." His brothers asked, "Do you really think you're going to be king and rule over us?" Now they hated Joseph more than ever because of what he had said about his dream. Joseph later had another dream, and he told his brothers, "Listen to what else I dreamed. The sun, the moon, and 11 stars bowed down to me." When he told his father about this dream, his father became angry and said, "What's that supposed to mean? Are your mother and I and your brothers all going to come and bow down in front of you?" Joseph's brothers were jealous of him, to say the least. Now, why did Joseph's brothers hate him? Because he was the obvious favorite. Sabi, sa dinami-rami ng anak, ito ang paborito, binigyan ng isang napakagandang jacket or balabal or whatever it is. Multicolored, ibig sabihin, mahirap gawin, kinukulayan pa. At ibinigay ito bilang tanda na talagang siya ang paboritong anak. Lalo namang nagalit, nainis at nagselos yung mga kapatid sa kanya. Parang hindi pa sapat yon na naginip pa ang Joseph na siya ang bida at yung kanyang mga kapatid ang mga supporting roles. Nadagdagan pa ng panaginip, pati mga magulang niya magbabaw na ngayon sa kanya. At siya na ngayon yung pinaka-maningning sa kanyang entablado. He was the obvious favorite. But why would the others hate him? Because every child wants to be loved. Every child wants to be the favorite of his parents. Bawat selos, every form of jealousy is a cry for help. Nagseselos, nagagalit, naninibugo ang isang tao bilang paghingi ng saklolo dahil sa palagay niya hindi siya nabibigyan ng sapat na pansin o pagmamahal o pag-ibig, at dinadaan yun sa selos, dinadaan sa inggit. Every child is crying out for love, for affection, for attention. And every extra attention you give to a favorite is an attention you steal from those who are not your favorites. Kung ikay magulang, mga magulang, ang bawat dagdag na atensyon na ibinibigay nyo sa inyong paborito ay ninanakaw nyo sa inyong mga ibang anak na hindi nyo paborito. Because you have only so much love to give. So you steal from Peter to give to John.
Napakalaking krimen at napakalaking kasalanan ng magulang to play favorites and to make it obvious. Kumisa naman talaga sa loob mo, merong mas magaan ng loob, may mas gusto kang kasama, mas magkamukha kayo na ugali o mas magkamukha kayo ng nunal. So siya ang paborito mo. Pero para ipakita mo pa yon in an obvious way, magulang ka, dapat minamahal mo lahat ng iyong mga anak. Ang unang-unang sumisira sa anak, magulang eh. Hindi naman kabarkada, magulang muna. Pag hindi pinalaki ng tama, hindi pinalaki ng balanse at hindi minahal ang bata, nagkakasira-sira ang kanyang karakter. Every child wants to be a star. E pag isa lang yung ginagawa niyong star, di ba? Unloved and underloved children grow to become love-hungry adults. Kaya yung mga batang lumaki na walang pag-ibig ng tatay, buong buhay naghahanap ng papa. Kasi kapo siya ng papa nung bata pa siya. Kaya kuminsan, anak na babae yan, lumaking walang ama, walang nagmamahal, kaya lahat na lang ng mukhang tatay sa paligid, naging boyfriend. Kasi naghahanap ng papa. Di ba? Kumisa nga, lalaki na yung anak, hindi rin minahal ng lalaki. Pag laki ni lalaki, naghahanap din ng papa. Eh kasi, hindi pinapa ng tatay niya. Tapos magagalit yung tatay, ang laki ng pagkukulang niya, kaya naging ganun yung anak niya. Napakalaki ng responsibilidad ng magulang. Hindi sapat na nag-meet yung sperm and egg ay may anak ka na. No? Madaling maging magulang pero hindi madaling maging magpaka-magulang. It's easy to become a biological parent, but to be a father, a mother, it is a serious vocation. Now, how to ruin your family? Jacob, father, mother, lolo, lola, play favorites. Yan ang garantisadong paraan para wasakin yung pamilya nyo. At yan lang ang focus natin today on ruining the family, although there are many ways. Favoritism. Ignore and belittle all the others. Kailangan gawin mo pang obvious. Make it obvious. Ipaghalandakan mo sa lahat na ito yung paborito mo. Ito yung may lakad, itong batang ito isama mo. Pag birthday niya, maraming handa. Sa birthday ng iba, wala. Pag may bibiling ka, laging special yung sa kanya. Pag may pasalubong sa kanya lang, gawin mo yan. Garantisado, you will ruin your family. And encourage your favorite to offend his brothers and sisters. Siyempre, si bata naman, lalaking ulo, magiging mayabang. Sige pa, palakihin niyo pa ulo, payabangin niyo at kawawain niya iba niyong mga kapatid. I-display niyang kumakain siya ng pagkasarap-sarap na tsoklate. No? Habang nakatingin lang yung mga iba niyang mga kapatid. Pag matutulog kayo, lagi niyong itabi. Pag maglalakad kayo, hawakan niyo pa yung kamay niya. Yung iba, hayaan niyo ng mabundol-bundol ng mga tricycle. Hindi niyo naman paborito eh. Dote on your brat. Because every kid can be a brat. Especially when encouraged. Proverbs 22:15, all children are foolish, but firm correction will make them change. Hindi lang magulang ang kausap natin dito, mga lolo, lola, mga tito, tita, at mga kapatid na mga matatanda. Kumisan may paborito rin kayong mga bunso-bunsong mga kapatid. Yung iba na-ignore na. Kaya kadalasan sa pamilya, yung mga dysfunctional ang mga ugali, yung mga nasa gitna. Kasi yung panganay napansin dahil una, yung mga bunso napansin din dahil huli na, yung mga nasa gitna, parang, nandyan ba kayo? Hindi napapansin madalas. Now, ikaw si Joseph, ikaw yung favored child. How to ruin your family? Backstab your siblings. Siraan mo yung mga kapatid mo. Genesis 37:2, but Joseph was always telling his father all sorts of bad things about his brothers. Magkakutsaba yung mag-ama, magkakampi. And Joseph, paborito ka rin lang, display your multicolored coat. Ipakita mo. Binigyan ka na nga ng palihim ng tita mo ng konting pera, bilangin mo sa harap ng iba mong mga pinsan at kapatid na hindi binigyan. Ipagyabang mo para mainis sila sa'yo. No? Promote yourself. Manginggit ka. Mag-inarte ka pa. Make everyone envious of you. Alienate and anger them. Push them away from you. Teach them to dislike and even hate you. At pag namatay na yung mga matatanda, ikaw na lang kasama ng mga kapatid mo, lagot ka. Sige, ilayo mong loob ng mga kapatid mo sa'yo. Indulge in self-promotion and get hated all the more.
What's more, you are the favorite. Put your loving parent in a bad light. Hayaan mong magalit yung mga iba mong kapatid sa mga magulang mong paborito ka. Huwag mong pagmalasakitan yung magulang mo. Hayaan mong kamuhian ang iba mong mga kapatid. Sirain mo ang pamilya mo. Make your siblings angry with him or with her, your father or your mother. And if you could, offend even your doting parent. Kung nakakalusot naman, pati magulang mo, suwagin mo. Para magkasira-sira na kayo, bilisan mo. Para pag nalungkot ka, walang dumamay sa'yo. Para pag nangangailangan ka, wala kang katulong. Para mag-isa ka sa buhay. Ngayon, ikaw naman si non-favorite, mas marami ito. Huwag kayong mag-alala mga hindi paborito, malaking asosasyon ito. Maraming members, no? Hindi kayo paborito, pangit ang kalagayan nyo, edi papangitin nyo pa. No? Worse than you're already bad press, hate the special prince and princess. No? Joseph was hated, sabi sa Genesis 37:4, and so Joseph's brothers hated him and would not be friendly to him. Sige, kamuhian nyo. Ipahamak nyo. Pag-usap-usapan nyo yung paborito. Show your resentment. Be affected negatively. Bring out the worst. Bring out the evil in you. Total, hindi ka paborito. Lalo mong inisin yung paborito. And therefore, prove yourselves unworthy of being loved by your parent. Dahil sa pangit na ugali mong ipinapakita, dahil nagseselos ka, naiinggit, patunayan mo sa magulang mo na tama nga sila na hindi ikaw ang paborito nila. Di ba kung hindi ikaw ang paborito, tas ang ganda-ganda ng behavior mo, mag-isip-isip naman yung magulang mo, teka, mahusay naman tong anak ko na to ah. Pero pagka sinabi ng magulang mo na, alam mo, kaya yung paboritong ko yun, tingnan mo tong asal itong isang ito, kaysa gwa. Lalo mong binibigyan ng dahilan yung may ayaw sa'yo na ayawang ka nga. Kaya kailangan, kumikilos ka rin dyan. Prove your biased parent right, na tama yung kanyang choice. Then push your parent to be more protective of the favorite. Lagi mong i-attack, lagi mong simangutan, lalo mong kainisan, at itutulak mo lang yung magulang mong lalong ipagtanggol yung kapatid mo na yun. These Genesis families really have started it all. No? Dapat huwag silang tularan. Mga lessons, mga kapatid, parents of authority or persons of authority like parents, officials and leaders in organizations and schools, offices, judges, you are all to be impartial. You should not play favorites. And if it cannot be helped because yun ang nararamdaman nyo, at least don't display it. Psalm 33, 4-5, the Lord is truthful. He can be trusted. He loves justice and fairness, and He is kind to everyone, everywhere on earth. Yun daw ang gusto ng Panginoon, pantay-pantay na pagtingin, lalo galing sa magulang. Yung iba naman, hindi ang paborito, hindi yung person, yung gender. Paborito ng tatay ang mga anak na babae o lalaki. Paborito ng nanay ang mga anak na lalaki o babae. Basta lalaki ka, ikaw ang paborito. Basta babae ka, ikaw ang paborito. Hindi nadaan sa ganon. Pare-pareho lang tao ang tao, mababae at malalaki. Naghahanap ng pagtingin, naghahanap ng pag-ibig, naghahanap ng pangunawa. Kay lalaki, kay babae yan. Parents are to be representatives of God on earth. Therefore, yung pag-ibig ng Diyos dapat unang-una nakikita sa magulang. Impartial, fair. Deuteronomy 16:18-19. Appoint judges and officials for each of your tribes in every town the Lord your God is giving you, and they shall judge the people fairly. Do not pervert justice or show partiality. Kung sa mga hukom doing their profession, tinuturuan na maging patas ang pagtanaw, lalo naman sa magulang, dapat pa bang ituro yun? Kung ikaw mismo magulang, yung mga apik at magpupuwera ng anak mo, sino pang aasahan mo na tatangkilik sa anak mo na yan? Ngayon, maraming observers. Halimbawa, hindi kayo yung magulang. Kayo yung tiya, kayo yung tiyo, kayo yung lolo't lola, kayo yung kaibigan ni magulang. Watch for favoritism around you.
and do what you can to eliminate or minimize it. Lahat tayo may magagawa. Napapansin nyo, yung kapatid nyo may paboritong anak. Pansinin nyo naman, kasi yung mga anak niyan, wala namang masyadong boses sa magulang, lalo't maliliit pa. Sabi mo, aba ate, obvious naman na paborito mo yung isang anak mo na yan. No? Bawas-bawasan mo naman, kawawa ibang anak mo. Dapat nagpapaalala tayo. Ang paalala'y gamot sa taong nakalilimot. Kailangan nag-o-observe tayo dyan. Mag-asawa, paborito yung paborito ng asawa mo yung isang anak, paalalahanan mo ang asawa mo. Aba naman, anak natin lahat dyan. Kung niloloob mo man, nasa kaloob-looban mo, meron ka talaga itinatangi, huwag mo nang gawing obvious. At kung nakikita nyo, kituloy ang nangyayari ganito eh. Pag nakikita ng tatay, sobrang paborito ng nanay yung anak 1, si tatay, pinifavorite si anak 2 para huwag naman makawawa, nadidivide ang pamilya. Mag-ama here, mag-ina there. Ganun ba dapat yon? Kaya dapat itinutuwid. At mga mahilig magpaborito, pag itinutuwid kayo ng asawa nyo o mga kapatid nyo o kaibigan nyo, huwag kayong pasaway. Huwag kayong matigas ang ulo. Mahirap magpaalala kasi kung magpapaalala ka, nakikiramdam ka pa, baka magalit, tumatiming ka pa. Yung may naglalakas ng loob para magpaalala sa inyo, pasalamatan nyo, ay salamat, nagpaalala ka. Baka nga nakakalimot na ako. Hindi yung magagalit pa kayo ngayon sa nagpapaalala sa inyo, ay nagmamalasakit lang yung tao. Kailangan nire-review natin yan. Balance situations of favoritism when you have the power to do so. Give more to those who get less. Para magkaroon naman ng balanse. Ngayon, non-favorites, yung maraming members ng asosasyon ng mga hindi paborito ng magulang. No? Check yourself. Usually, may good points or may assets ang favorites. Usually, binubulag tayo ng inggit, ng selos. Hindi na tuloy natin nakikita ko minsan, tama naman pala yung magulang ko na favorite si ate o favorite si kuya o favorite si nene. Non-favorites have common denominators. At huwag kayong magagalit, ha? Mga non-favorites. Marami sa mga non-favorites, usually talaga unnice, unpleasant. No? Maaskad ang mga ugali. Mahilig manimangot. Mahilig magreklamo. Ayaw sumunod sa utos, matitigas ang mga ulo. Hindi lahat, pero marami. Dahil bakit naman? Anong dapat niyong gawin para yung sarili niyong magulang hindi kayo magustuhan? Surely, you're very successful in destroying yourself. Pero mo sarili mong magulang, hindi ka gusto. Huwag tayong laging magtampo. Huwag tayong laging magalit. Mag-isip-isip ka, ba't kaya ako ayaw ng magulang ko? Ba't kaya hindi niya ako gusto? Ba't pag may lakaran, ayaw akong isama? Diba? Baka naman mamaya yung nanay mo medyo mahilig magpustura tapos tuwing sasama ka mukha kang basahan, eh hindi ka nga isasama. Ibabagay mo rin syempre doon sa gustong i-project ng pamilya nyo na image, kaya naniniwala ka doon kaya hindi, kung gusto mong kasali ka. Meron naman walang good manners and right conduct, isasama sa mga handaan para ka nagsama ng kambing, kinain na pati plastic. So hindi ka na isasama uli. Meron naman talaga mga anak, uutusan mo, bukas pa susunod, dadabog-dabog. Hindi mo na tuloy paborito, ang lagi mo nalang uutusan, yung palasunod. So, huwag muna kayo magtampo, ha, mga hindi paborito. Manalamin muna kayo para maisip nyo kung bakit hindi. Kasi usually, bulag na bulag tayo sa mga sarili nating kapintasan. Non-favorites are usually trying too hard or unnatural. Nakita mo, ay, may kapatid ako, paborito ng nanay ko, lagi naka-red. Magre-red ka rin para maging paborito ka. May mga ganun eh, ginagaya mo yung mga kilos, mga asal o mga paborito, eh hindi ka naman likas sa'yo, lalo ka lang tuloy nakakainis tingnan. No? Kasi hindi naman bagay sa'yo. So, trying too hard, kinukopya yung favorite o yung star. No? Sabi nga nila, don't be a cheap, trying hard copycat. Be original. Para kung ano yung likas sa'yo. Marami mga non-favorites, hindi nila ito tatanggapin, pero abrasive and offensive. Minsan ang lalim, hindi mo malaman kung anong iniisip. Ang layo-layo ng tanaw, pakikiramdaman mo pa, huhukayin mo pa yung loob para mo malaman. So, water follows the path of least resistance. So, the parents will now gravitate towards those who are easier to deal with.
Marami pa sa mga hindi paborito sila yung jealous and hard to be with. Hindi lahat. Meron talaga biktima ng mga kamalian ng magulang, pero meron naman talagang sila ang nagtuturo sa marami na huwag mo akong gawing paborito. May ipinagmamalaki pa nga, alam nyo, madaming taong naiinis sa akin kasi nakakainis ako. Walang biro, may mga kilala akong ganyang tao, ipinagmamalaki pa nila. Sabi niya, alam mo kung anong gift ko? Manginis. Bakit nga ba may taong gano'n, hindi ka naman inaano, naiinis ka na? Oh, nandun lang siya, bakit mabigat ang dugo ko sa taong to? Hindi ka naman inaano. Kasi usually, yung vibration na nanggagaling sa kanya, yung energy, negative. Yung spirit mo ngayon, beyond words, beyond reason, naiintindihan yung vibration na yun, kaya lumalayo. Kaya sa malayo, loob ko dyan, hindi ko alam kung bakit. Hindi naman mahalaga yung alam, ang mahalaga yung nararamdaman. Kaya tayo may pakiramdam. Kasi yung alam, nakakadaya ko minsan yan eh. What you know can deceive you, but seldom yung sinasabi ng spirit mo, yung discernment. So kung hindi ka paborito, ask, ba't kaya hindi ako paborito? Anong ugali ko ang taliwas sa general na ugali ng pamilya? Anong pamamaraan ko? Anong sistema ko? O bakit kaya ako laging nakakainisan? Sa simula, pag bata ka, may kumisal, ipagmamalaki mo pa yan dahil yan ang distinction mo. Pero pag matanda ka na, makikita mong napaka-disadvantageous sa nakakainisan ka. Why? Because to succeed, we all need help. And people help those they like. And if people don't like you, they don't help you, you don't succeed. Kaya mahalaga yung ginagalang din natin yung sensibilities ng iba. How to ruin your family, any family, try favoritism. You don't have to try too hard. Success is so easy to attain. Because favoritism hurts the non-favorite, magre-rebelde yan, aalma, lilikha ng gulo. It also hates the one playing favorite, the magulang, kasi makakainisan siya nung mga hindi niya paborito. But it also hurts the favorite because it alienates everybody else from them. Lahat lugi. Akala nyo ba, ginagawa nyo ng pabor yung anak nyong paborito na sobrang nyong ninenene, sobrang nyong binibaby, nakakainisan siya ng iba. Kaya kung may anak kayong maingay, halimbawa, o dito sa church, may anak kayong malikot, walang ginawa ko, yug-yugin yung silya ng katabi nyo. Kanina nakapusod, ngayon nakalugay na. Kasi kakakalug ng anak nyo sa kanyang silya, no? Nakalug na. Buti na lang, hindi pala niya kinalug yung gamot na ininom niya kaninang umaga. Kinalug ng anak nyo, nakalug na rin sa loob ng tiyan niya yung gamot. Alam nyo yon, muhing-muhi sa anak nyo. Kung pwede lang niyang ganunin yung mukha ng anak nyo. Pero kasi sister and brother nakatingin, pero yung kaluluwa niya, ang totoo, sinasakal niya yung anak nyo. Mahal nyo yung anak nyo, sampigahin yung konti, pak! Yung malakas, yung nakakakita siya ng mga bituin. Magbe-behave yan. Pag nag-behave yan, maaawa pa yung mga tao, sasabihin pa sa'yo, huwag mo namang ganyanin yung bata. Pero subukan mong magpigilan, payaan mo lang, muhing-muhi ang lahat sa kanya. Mga magulang hindi marunong eh, akala nyo yung binibaby nyo yung anak nyo, good for her. No, tinuturuan nyo everybody else na mainis sa bata. So kung talaga ang likot, ilubog nyo yung mga kuko nyo sa kanyang brato, dito ka! Hindi hinahayaan nyo siya magpiko, magbanding body dyan, magtubang preso sa paligid. Muhing-muhi. Pag tuwing umaga, sabi ni ba, eto na naman yung batang impakta. No? Gusto nyo ba ganun? Yung mga magulang bulag eh, akala nila ang ganda-ganda ng anak nila, nakakatuwa, pero sila lang yung natutuwa. Huwag nyong hahabaan ng ribbon, baka makita nyo nakabigti sa isang sulok. No? Binigti ni sister. No? Dahil ang anak nyo, brat. So, sa pagmamahal mga magulang, don't give to Peter by stealing from John. Anak nyo lahat yan. Every child is entitled to love. Kailangan, binibigyan nyo. Hindi katulad ng malaki-malaki na isasabihin pa ni Maricel Soriano, inagaw mo ang lahat sa akin. Diba, ganyan yung mga ibang mag-amag kapatid. Inagaw mo na ang pagmamahal ng tatay, inagaw mo ng nanay, pati lumang piano, naagaw mo na sa iyo na lahat. So yung mga tao, bitter. And usually, children who grow up like this, ang hirap makasama buong buhay kasi lagi naghahanap ng pag-ibig, lagi naghahanap ng make-up from other people. Usually, ang nagsasuffer ito, yung mapapangasawa. Bago kayong magpakasal sa isang tao, tingnan nyo, ano ka ba? Battered child ka ba?
hindi ka ba minahal ng magulang mo? Binugbog ka ba lahat-lahat? Kaya nyo sinasabi yun, hindi para siya rejectin, para alam nyo kung paano siya mahalin, para mapunan naman. Ngayon, kung kayo yung inapi-api ng mga pamilya nyo, mga kapatid, huwag nyo namang gantihan yung napangasawan nyo. Na lahat ngayon naman sa mga ugali ninyo, pagpapababy nyo, sa kanya nyo gagawin para makabawi kayo sa hindi nyo natanggap sa magulang. Huwag nyo naman sisingilin din si Peter sa utang ni John. Kailangan lahat tayo magbabalance. Kaya sa mga school, ayoko nyo mga contest-contest, yung lagi nalang may winner. Dapat kung nagbibigay ka ng award, lahat ng bata sa classroom may award. Imbentohan mo ng award. Alam mo ba yung damage sa bata na kahit kailan hindi nila siya nakaakyat sa entablado? No? Tapos galit na galit pa yung nanay, ikaw, hindi ako nakakaakyat, bago pa naman ang damit ko. Akala ko pa naman, ikaw ang most punctual. Alam niyo ng mga ibang tao, wala nang asset kundi to come on time. So at least, kailangan mag-come on time ka na. Kaya may most behave, most cheerful, most anything para lahat magka-award. Kung teacher kayo, don't leave anyone out. Kayo yung magulang sa classroom, every child is entitled to be a star. Kaya kahit ano umimbento kayo, mga hindi lumikot for 1 minute award. Never mind na 15 minutes sa parang wawatusi siya dyan. Kasi ang bata, iba yung binibigyan mo ng affirmation. Pag may mga contest, laging may winner, kaya kahit na 12th honorable mention, magbibigay ka. No? Most beautiful in blue. Yung kahit ano, para meron siyang sarili niyang star. Kawawa yung lumalaki na wala man lang kaning-ning-ning-ning. So do not emphasize contest. Eh alam niyo ba ang pinakamalaking ano, competition ground? Hindi naman sa battlefield ah, sa pamilya. Bakit ang ate mo ganito, ba't ikaw hindi? Ba't ang kuya mo ganon, ba't ikaw hindi? Hindi niyo lang alam what damage you're doing when you compare your children unfavorably with the other brothers and sisters. So emphasize unique and individual gifts. Because according to the Bible, everybody has a gift from God. Magulang kayo, hanapin nyo yon. Hindi yung isa lamang yung ginoglorify ninyo na, na asset ng mga anak nyo. So guilty parties, mga mahilig magpaborito, repent. The end is at hand. No? Make up. Kung na-realize yung ngayon, oo nga pala, nagkulang ako, it's not too late. Mag-make up kayo. Yung mga nagsisimula pa lang, remember this. Don't play favorites. Ganyan din sa mga amo sa mga opisina, mga manager, mga supervisor. Be fair. Every position of authority is God-given. And you're supposed to use that power to be like God. Loving, nurturing, encouraging. No? Ngayon, mga beneficiaries of favoritism, make it up to the losers. Kung lagi kayong binibigyan ng nanay nyo ng special, kung ayaw ng nanay nyo ibigay doon sa iba nyong kapatid, pagtalikod niya, i-share nyo. Kayo na yung mag-balance. Huwag nyong konsintihin yung mga nagpapaborito sa inyo dahil komo lang kayo nakikinabang. Then be an agent of God's love and balance things. Kayo na mismo yung mag-distribute. Hindi sa inyo lahat. Victims, wala kayong choice. Forgive. Because it's the only way you can be free from a terrible childhood. Pag hindi pa kayo nagpatawad, bihag pa kayo ng mga pangit na nangyari in the past. The only way to be free is to really forgive. So forgive because you're godly. And if you are not that godly, forgive because you're intelligent. Because it sets you free. Patawarin nyo na, maybe your parents acted in ignorance. Maybe yung mga paborito nyong kapatid were young, so hindi nila alam how to balance it. At kung kayo ngayon, among all your family members ang na-expose sa Bible, kayo yung nakakilala sa Panginoon, of course, kayo yung binigyan ngayon ng maraming spiritual blessing. Anything and everything is possible with God. He who is in Christ is a new creation. The old is gone. The new has come. Huwag niyong hayaan na yung dati niyong pagkatao noon na inapi-api, na gustong maghiganti, yung bitter, yung laging galit, eh siya pa yung manaig ngayon. Binigyan na kayo ng Diyos ng kapasidad na maging bago. Huwag niyong sayangin yon. Magbago. Dahil pwede. Baguhin yung attitude. Patawarin yung mga nagkamali noon. Begin again. Have a new life. And never continue this bad tradition into the next generation. Kung kayo na yung magulang, kayo yung magiging magulang, putulin nyo na ang curse na yan.
Marami kasi pinalaki ng ganon sa violence. Tapos hindi nila napapansin, sila ngayon violent parent na rin. Kasi mga kapatid, pag hindi natin ito lubos na binigyan ng pansin, you will simply become like your father or mother. Genetics. Culture. No? Nurture. The way you were raised. Family tradition will always be on automatic. If you don't do anything on manual, the automatic will take over. You will become like your parent. So kung meron kayong mga ugali ng magulang yung hindi nyo gusto, hindi nakabuti sa inyo noon, manalamin kayo, baka kayo na yun ngayon. At tanggalin nyo yan for the sake of your children and for your sake and for the sake of your faith in the Lord. Kasi pwede naman, yan ang pinakamaganda dyan, pwedeng maiba ang lahat. Pwedeng magbago. And we can do all things through Christ who gives us strength. Huwag tayong maging victim forever. Marami sa atin yan, victim. Lalo sa Pilipinas, basta walo kayo magkakapatid. Pito, no? Yung nakaraang generation, ngayon mga tatlo, minsan dalawa. Minsan nga, isa lang nga, hindi ka pa ikaw paborito eh. No, talaga sobra ka namang minamalas niya. Kaisa-isa ka ng anak, hindi ka pa paborito. At least, alam mo, isipin mo, mahalawan ako ng Diyos. Diba? At ang Diyos, marunong magmahal yan sa akin. Pero huwag niyong gawin yun na empty comfort. Kasi yun ay totoo. Kaya may Diyos. Lahat ng pagkukulang sa atin ng tao na dapat sana pumupuno sa atin, pupunan niya ng Diyos. Pero ialay natin ating puso, punuin natin ang puso natin ng Espiritu ng Diyos, and there will be balance. Then learn. Improve on yourself and improve the next generation. Maraming ugali ang mga pamilya, hindi maganda. But you have to be conscious para hindi na bumalik at magpaulit-ulit pa. Ama namin, alam nyo kung sino-sino sa amin dito ang mga biktima ng favoritism. Alam nyo rin kung sino ang guilty of practicing it. Alam nyo rin kung sino yung mga nagiging paboritong nagbe-benefit. Turuan nyo kaming lahat, Panginoon, na balansehin ang mabuhay pamilya. Turo mo sa amin yung pamamaraan nyo na makatao, mabait, mabuti, mapagmahal. At sa lahat, lalong-lalo na ng mga naging biktima na ngayon ay mga anak mo na, turuan mo kami, Lord, to forgive, to forget the past, and to learn from it. Na maging mas mabuti kaming mga magulang kaysa yung mga magulang namin ay naging mabuti sa amin. Turuan mo kaming kopyahin yung magaganda nilang ugali at putulin at huwag nang ituloy pa yung hindi magaganda. Lalong-lalo kaming nakakilala sa iyong anak na si Jesus. Mas may kakayanan kami na baguhin at pagandahin ang buhay. Teach us. Magbulay-bulay tayo mga kapatid. At lalong-lalo yung may mga hinanakit sa mga magulang, mga galit dahil hindi kayo naging paborito, inggit at selo sa mga naging paborito, huwag kayong aalis sa inyong kinakalagyan ng hindi kayo nagpapatawad. Inipon tayo ng Panginoon para tapusin na yan, burahin na, alisin sa ating buhay, para gumaan ang ating puso at maging handa tayong tumanggap ng maraming pagpapala. Let's bow before the Lord. Sino man sa inyo ang merong sama ng loob dahil hindi kayo naging paborito, ask God to give you grace and you forgive now. Decide in your heart to forgive. Set these people free from your anger and from your bitterness and you will also be set free. At lahat ng guilty of practicing this, seek forgiveness from the Lord. And from now on, make up. Make up for it. Let's be alone with the Lord. Oh God, bless your people. Kung anong kulang, kung anong sobra, balansehin niyo po kami. Let's spend some time in quiet meditation before the Lord.